What's up? My name is Pow Salute, and this video is a fight blog. Wala pong laban dito. There's no fight here, but I will do a blow-by-blow commentary of the Terrence Crawford versus Kell Brook fight. So, let's do it! Okay, salamat po ulit sa Vito's BBQ, pambansang BBQ ng Pilipinas, ang pinakamasarap na BBQ. At masarap yan pag mainit yung BBQ, yung ating Vito's BBQ. At thank you very much for coming back to our live. Ang aking request, baka makalimutan, like, share, comment, para naman yung mga kasamahan natin, makapanood ulit ng pinakamagandang fight blow by blow. Wala pong laban dito, ulitin po natin. Ito po ang aking fight vlog, commentary, blow by blow, boxing talk show ng laban ni Terrence Crawford at ni Kell Brook, ang WBO Bantamweight Championship. At sa mga nanood po kanina ng laban ni Andrew Maloney at Joshua Franco, I know, na talagang medyo masama ang timbla ng mga iba dyan. Pero alam mo, sa tingin ko lang ha, bago natin simulan ito ha, pwede naman silang parehong may punto dyan. Kasi baka po nasa rulebook. Ang nagpasama doon, ito sasabihin ko sa inyo kung ano yung nagpasama doon ha. Sinabi nila kasi due to headbutt. Siguro mas maganda kung sinabi na lang nila dahil 2 rounds lang, not enough data para malaman kung sino yung panalo. Mas matatanggap ko pa. Ano? So, mas okay sana yon kung ganun. Pero sinabi niya headbutt, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Pero, you know, Jason, Andrew Maloney could have gone, won that via TKO because he was obviously winning the fight in the first round, in the second round. It was, I could even say domination. Yun po yung nangyari sa laban. But unfortunately, it's a no decision. Ibig sabihin, kung may pusta ka, wala, tabla lahat. Ito na. Dito na tayo magsimula ng pustahan. 300s na nanonood. Baka po pwedeng pa-like at para naman makatulong din tayo sa mga tao na gusto makapanood dito. Like, share. This is the fight vlog of Kell Brook vs. Terrence Crawford. Simulan na natin. Gusto kong malaman kung Kell Brook, ipakilabas nga po hashtag Kell Brook ang mga Kell Brook at saka Crawford naman yung mga Crawford dyan. Gusto kong malaman yung mga nanonood dito kung ilan ang mga Kell Brook at ilan ang mga Terrence Crawford. Okay, handa na ba kayo? Sobrang tagal ang inintay natin dito. Sobrang tagal. Ang daming nagintay tayo ng football. Na matapos ang football, nagintay tayo ng desisyon na no decision naman pala. Tapos ito na. Main event! Main event na tayo ha. At pakikalat lang naman po ang aking live. Ito po ay live sa Facebook at live din sa YouTube. At ako'y napakasaya dahil nandito pa rin kayo. Sino ba yung mga nanood ng mga undercard ko? Yung nanood din po ng Joshua Franco fight? At ngayon, nandito pa rin kasama ako. Ako po si Pau Salud ng POWCAST SPORTS. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na. At baka pindutin pa ng iba yan. Ikaw din, ha? hit that notification bell din, okay? Kell Brook, ang daming Kell Brook ah. Labas naman dyan yung mga Terrence Crawford. Dito yung may mga pusta. Ngayon po, pinapakita si Terrence Crawford sa kanyang backstage. At baka nga daw nanlamig na. Okay? Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, alam mo na, dahil sa sobrang tagal ng pag-iintay nila, baka... Kasi, nagwa-warm up yan eh. So, ito na. Ito na tayo. Ito na. Pa-shoutout pa, best and quality commentator. Thank you very much, Rendel Francisco. Steve Montoya, DC. Terrence Crawford, Kell Brook dito sa Bacolod. Kell Brook, ang daming Kell Brook ah. Nako, daming Kell Brook ah. Okay.
ito maganda ngayon. Dito sa akin channel, meron tayong healthy competition. Mukhang kahapon, napanood nyo ba yung debate ko kahapon? Kay Mark. So, ako ay kampi kay Crawford dito. Okay. Sabi ko, sana si Terrence Crawford ang mananalo, pero sana si Kell Brook ang manalo. Alam mo yon, yung parang mas masaya pag si Kell Brook yung manalo, pero ang mananalo talaga dito si Crawford. Yan po ang aking tingin. So, masaya to. Maraming mga asar sa akin dito mamaya kung sakaling matalo. Parang matutuwa ako pag maraming mga asar sa akin na matalo si ano, si Terrence Crawford eh. Sana. Sige lang, iniintay pa natin at nagpapasakali pa po sila. Ibig sabihin, wala pa, okay. So, okay. Hintay-hintay lang tayo, ha? At salamat po sa mga nanonood sa akin. Pa-like naman, 84 pa lang, 500 na tayo ngayon. Pisang heart naman. Sige, tanungin niyo kung anong gagawin ko para mag-like. Yung ano, doable, ha? Pwede naman dyan. Kasi dito sa channel ito, puro love. Walang sabunan dito. Kasi wala tayong ano eh, wala tayong grudge, wala tayong galit. Okay? Salamat po, salamat sa mga taga-support ako, ha? Thank you very much, ha? Ayan, ha? Nagsimula pa lang tayo, pero 600 na kaagad. Paabuti naman natin to ng 1,000 plus, 2,000 plus para mas masaya. At sabihin nyo doon sa mga ibang mga kasama nyo, dito na tayo manood kasi ito ang pinaka palupit. Maloney won that fight. And ako, ayan na, yari ako sa business ko nito. Hindi pa ako nagsasaing. Lagot ka. Ano ang gawin mo? Bumili ka na ng kanin doon sa karinderya doon sa labas. Ha? Daming Kell Brook, ha? Ito, start na dapat yung laban. Start na dapat, ano ba, 12:30 na, hindi pa nagsisimula. Gutom na rin ako dito. Ano bang pagkain masarap na makain dito ngayon? Hinihintay ko pa rin, ano? Hintayan tayo dito. Ayun na. Ang daming pasakali. Parang yung sinasabi sa akin ng mga, ano, sir, ang dami mo naman, pasakali. Alright, comment lang po kung kanino po kayo. Terrence Crawford or Kell Brook, parang ang daming Terrence Romeo? Terrence Crawford. Parang manalo ang dalawa, Boss Pao. Hey, what's up? Watching from Claremont, Florida, USA. Hey man, I would like to invite you to subscribe and hit that notification bell, because if you hit that notification bell, tutunog po yan ng tutut. At lahat ng aking mga video ay talaga namang mapapanood mo. Lahat updated ka na. Pag umiisi si Floyd Mayweather, nandiyan na. Pag si Pacquiao nag-jogging, nandiyan. Di naman, di lahat. Okay, meron pa rin tayong dito may hangover. Maloney won that fight. Boxing is cruel. Kell Brook by Brutal Savage. Siyempre, sa Beatles Barbecue, sarap ulam. Nam nam nam. Yun. Daming Brook. Para pagalingan nga tayo mag-trash talk. Total, tina-trash talk tayo. Ako, trash talking niyo ako doon ngayon. Dito kay Terrence Crawford. Kasi ang tingin ko, si Terrence Crawford ang mananalo dito eh. Terrence Crawford for the win! Because, ano, tingnan niyo naman. But, alam mo, let me tell you what I think of this fight. Ito yung seryoso ha. I think this is the hardest fight, probably the hardest fight of Terrence Crawford. Kell Brook is big. Kell Brook is naturally big. Ano rin po to ha? Wala pong rehydration clause. Ayun yung tawag nila doon na yung 114, 147 yung timbang. Na pag may clause kayo ng rehydration, kailangan hindi ka pwedeng lumobo ng sobrang laki. Dito wala, walang limit. So pwedeng lumaki dito kasi naturally bigger itong si, ano, si Kell Brook. You know, so he would be bigger. He may not be faster, but when he punch, he can push forward. Pwede niyang i-bulldozer. Pero may pros and cons yan eh. So explain ko sa inyo yung pros and cons. Pag biglang lumaki ka, syempre you're not gonna be as fast probably. Pero mas durable ka. Theoretically,
depende sa kalaban at mas malaki, mas maano ka, mas matawag dito, mas madali mong masusugod yung kalaban mo, parang ginawa ni Horn kay Pacquiao, ang laki niya, dalagang inano lang niya eh. Okay? So, yun po yung isa na dapat nating abangan. If Kell Brook will be really significantly big against Terrence Crawford. Wow, 1,390 viewers. Let's make this to 2,000 because this is the 5 vlog in a while. Papakikita na natin yung laban, ha? At I'm very happy for you all. 166 pa lang po yung nakalike. Ano na, ha? Ano na tayo? Magsisimula na yung laban. At blow by blow, sasabihin ko po sa inyo yung mga nangyari. Yan na, pwede pumalit sa pesto ni Michael Bobber, Sir Pao. Try natin. Powcast lang, no? Malakas. Hindi, malakas din yung iba. Again, tayo po dito ay pagmamahal ang ating pwede ka pumalit. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Hindi, ginagamit ko. Pag napapanood yung ibang fight, while waiting, kwento ko lang sa'yo, ang ginagamit ko talaga is ano, here comes the boom! Boom! Pow! Let me introduce first the fighter in the blue corner tonight, wearing blue with red. Official weight, 146.7 pounds. He is the WBO World Welterweight Champion. The fighting pride of Omaha, Nebraska. Ladies and gentlemen, Terrence Bud Crawford. testing lang. And his opponent in the red corner wearing red. I don't know, hindi ko pa alam eh. So, practice lang. I'm ano po ako, local announcer. Pero commentator din ako, yung ginagawa ko ngayon. That's why, and I'm practicing this showcase ito. Baka mapanood tayo ng ESPN, ng One Sport, ng mga local TV channel, imported channel. I can do English as well, pero tinatagalog ko na para at least maraming makaintindi ng laban. Here, you're gonna really see as if ang gawin nyo, kahit pumikit kayo, sabi sa'yo, nakakasawa yung mukha mo, pakita mo yung laban, ang pangit mo, sir. Guwapo TV kasi ito, kasi kaya, ipikit mo na lang yung mga mata mo at isipin mo na lang na nadudong ka sa laban because I'm gonna give you Promise ako sa inyo, ha. Kung maganda yung laban, sasiguraduhin kayo, may excite kayo sa aking komentaryo. That's a guarantee that I will give you on this commentary. There's no other commentary in 5 Vlog that you will see this na may excite kayo ng ganito. Iyan ang the best that I will try to do because I cannot show you the fight, unfortunately, because we don't have the rights. I have no rights. Okay? I'm very hyped right now. Hopefully, hindi let down itong laban na ito ni Crawford at saka ni Brook. Kasi kung i-hype ko ito, ha? Kung i-hype ko ito, sobra. Sobra, ha? Boss, kamukha mo si April Boy. Sobra ka naman. Di ko kayang tanggapin na kamukha ko si April Boy. Layo naman. Teka, may nagpa-shoutout. Nawala. Boss, pakishoutout naman si Lady Dadong from Dadong City. Kell Brook, ang dami, ha? Daming Kell Brook, sir. Pasensya na. Umuyuning yung basher. Ha? Huh? Okay lang yung mga basher. Ito po, ha? Uy, matatalo na natin yung Fight Hub TV sa ano, sa maraming nanonood. Ha? At kakalive ko lang ngayon. So, Kell Brook mananalo. Boom, boom, pow! Crawford, 500 lang. Ako, pumusta na ako kay Crawford, eh. Sa, ano, online. Rehistro kayo, kailangan nyo ng credit card nga lang, tsaka bank account, so ang dami, so doon na lang. Actually, ano lang, mababa lang yung ads eh. So, kailangan pumusta ka ng malaki para manalo ng malaki. So, yung Kell Brook ang magandang pustahan kung mananalo siya. Pao, kano-ano mo si Rex Salud? Si Rene Salud po ang aking tatay, yung model, yung bakla. Tatay ko po siya. Ano po kasi, yung model niya, nabuntis niya. Tapos, joke lang to. Joke lang. hindi ko po ka mag-anak. Ang dami. Rene Salud, Waki Salud, si Chito Salud. Yan, sa PBA, Chito Salud. Ibig sabihin lang doon, yung mga salud, mga creative. May mga salud ba dyan? May mga kilala ba kayong mga salud? O mga si Raulo?
kayo daw ni Box, eh di ba sinabi na naman sa akin Totski, no match ako. Eh di no match ako. Eh hindi naman doon ako, hindi naman ako boksingero para makipaglaban eh. I'm a vlogger. So, debate ang labanan natin. Siya mag-imbita. para magawa niya lahat ng gusto niyang gawin dito kasi ano tayo dito eh, maayos tayo dito eh. Ganda ng quality ng voice mo, Sir Pao. Thank you very much, Rodel. 6-2. Patinik. Pustahan. Ayun na, nagpupustahan na. 2,000 na kagad tayo. Ito na, may kumakanta na. Kumakanta na, God Save the Queen. Eh, tayo-tayo lahat. Tayo-tayo lahat. Tayo! Ay, hindi ka pala Briton, pare. Opo ulit. Sabi kasi sa akin, dito ako nagjo-joke eh. Yan, nagjo-joke na ako ng konti, ha. No wonder, mga salud, guwapo, joke. Kay talaga, oo. Eh, I'm just trying to entertain you. Kasama po kasi yan, if you wanna be a public figure in a way, na gusto mo mag-YouTube, kailangan handa ka sa mga bash at kailangan hindi ka mapikon. At unang-una, kailangan support ka lang sa mga iba. Kasi pag hindi ka sumusuporta sa mga iba, eh, alam mo na, halat, alam mo na eh, na ano eh, ang dami kong idol dito eh, yung ano, yung prutas. Idol ko yata yun eh. Dahil lagi akong pinapaliguan daw dun eh. Siguro nangangamoy na ako, no? Kawig mo, Sinietes. Ang dami kong kawig ah. Yung national anthem. By the dawn, what's so proudly we did at the white light. And bright stars. Iniintay lang natin national anthem na eh. Thank you. Salamat sa inyo ha. 2,095. Let's make it 3,000. Sino ba ito kumakanta na ito? Si Misigaw na. Wow. Oh, say does that star-spangled banner yeah wave. Shout out. Of the free and the home of the brave. Alam mo, ang national anthem ng Amerika at saka national anthem ng Mexico, nakakabisado ko because lagi tayong nanonood ng boxing. Eh, parang sino ba naman hindi makakabisado ng ano? Mexicano sangrio de guerra al sonor el. Anyway, ito na. Inapakita po yung pre-fight video. Sepa, commentator talaga. Moses mo, ang kabila parang na, ayoko ng mga negative masyado eh. Pao, mas pogi ka lang. Kaya talaga, wag nyo ako ikumpara doon. Pwede bang ihanap nyo ako ng, ano, ng mga kalaban ng mga, ano, 200 likes, ay 200 subscribers or 300. Para parehong benefit. Ako pa daw yata yung nagbe-benefit sa kanya eh. Mas maraming subscribers ko. So, siya yung pinopromote ko pa dito. Siyempre. Relate ako sa'yo. Sir Pao, kabisado. Kell Brook. Shoutout po. Kanina pa ako. Kathleen. Okay, sorry. Kathleen, ha? Sabilia, ha? Sorry. Minsan kasi yung StreamYard you know. But, I'm sure mamaya-maya tabo tayo ng 3,000. 292 like, 2,000 tayo. I will tell you why dapat i-like natin dito, ha? Dahil dito po sa channel na ito, eh, kami dito ay nagmamahal sa boxing. Ako dito nagmamahal sa boxing. Kung nagmamahal ka sa boxing, i-like mo dahil mas maraming makakanood. Kahit hindi mo i-like, i-heart mo, or kahit anumang emotion, pakipindot po. Kasi makakatulong yan, eh. Sa mas marami pong makanood. At
ito pa, kukumbinsihin pa kita kung bakit kailangan mong i-like yan at saka kailangan mong mag-subscribe. Wala ka na pong makikita ng channel sa buong mundo na pinakamaraming Filipino interviews sa YouTube at saka sa Facebook. Wala. Sa Filipino, lalo na ngayon. Yung mga bago, hindi lang po yung mga ano, yung mga sikat. Ibig sabihin po, talagang suporta tayo. Kasi kung gusto natin ng puro views lang, kung gusto natin ng puro sikat, ng puro pera lang, eh, bakit kailangan pa interviewin yung mga 1-0, 2-0, 2-5? Diba? So, kung hindi ka pa nakubinsi, ewan ko na lang. If you love boxing, and I love boxing, we love boxing together, we should be together. Because we love each other. Because we are both boxing fans. Shoutout naman! Ayan na, Kathleen, babad na babad ka na. Pa-shoutout! Naku, kumikidlat na. And Terrence Crawford, papasok ha? Ba't siya yung una? Sir Pao, kamukha mo si Balmond. I don't even know who that guy is. Haha nga, sa'yo pa, pagtumulong sa mga taga-kagaya. Hindi ko nagamit cellphone ko, asawa ko nanonood. Dami nila. Ang ganda ng entrance dito ni Kell Brook at saka ni ano ah. With fireworks! Ito, konting pampagalit lang sa inyo ng konti ah. Kasi Mero versus Inoue should have happened. But sabi ni ano ni Babarom, gagawa ko ng separate video reaction dito, hiwalay. Pero special muna ito ah. Pero bakit nakakagawa siya ng mga fights na Kell Brook versus Terrence Crawford? Di ba malaki ang bayad dyan? Bakit nakakagawa siya ng Naoya Inoue ay ng ano ng Lomachenko? Ganda, All of the Lights by Kanye West. Okay, All of the Lights yung soundtrack. Hindi ko mapapakita pare kasi maano tayo, makaka-copyright tayo eh. So hanggang 5 vlog lang ako sa iyo. Papakita ko lang, sasabihin ko sa inyo yung nangyayari round for round, nagsisimula. Kell Brook entering. Napakaganda po ng entrance nila dito ha. All of the Lights. Billy Crawford, 500, 5,000. No, oh, Brook Lopez versus Terrence Romeo. No match ako doon sa minamatch nyo sa akin. Wala akong laban doon. Napakagaling doon eh. Oh, huwag na natin ilaban. Eh, pinapasikat natin eh. Huwag na lang natin pansinin, pare. Okay, salamat na lang sa inyo. 2,585. Tayo na yata may pinakamarami ngayon. Yeah, palakpak. Kakasimula pa lang natin. Now, Kell Brook is inside the ring. Let me tell you what he's wearing. Ang sinusodya, ang sodya po ay kulay pula at tinitingnan ni Tony Weeks ang kanyang gloves. By the way, Tony Weeks, na-interview natin yan, ha? Parang wala pa pong vloggers na nakaka-interview dyan sa Pilipinas ngayon. Hindi naman sa pagmamayabang. This is why. Kasi may nagsabi na fake vloggers nakasakit sa puso. Talagang tinablan ako. Hindi, joke lang yun. Pac-Man will eat them alive. Kumatos yan si Crawford. Congrats! Abot ng 5K! Let's do it to 5K! And the only way we can do this sa mga talagang taga-suporta ko po, salamat. Eh, pwede naman pa-share po or pwede pong pa-like lang, pa-comment lang lagi. Comment lang ngayon ng comment. Here we go! TBC ang nakasulat dun sa cap ni Crawford. Ang weird ang ano ng tunog ni ano ni Terrence Crawford yung ring walk niya. Parang si ano, Whitney Houston ba 'to? Hindi ko maririnig masyado. He's here. Gold and black robe. Ang dami kong kamukha. Mag-artista na ako, ang dami kong kamukha. Start na ba? Nasa loob na sila ng ring pareho. So, Sir Paul naman, shout out po. Hayaan mo yung mga... Well, like lang, 2,700. Whoop, 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 whoop. Here we go, overtime, lunchtime ha. Ano ba tangalian natin? Ain't nobody help me. Ayan po yung entrance song. Ako, I love boxing. You can see it in me that I really love it. I'm happy. To bring you this spy blog. Ito na si Mark Chanuk. Gusto ko maging ganyan katulad ni Mark Chanuk. Ladies and gentlemen, this is boxing. This is Top Rank. This is brought to you by
POWCAST Sports. This is for the WBO Welterweight Championship of the World. And now, the millions watching on ESPN and around the world, this is boxing. This is Top Rank. This is the main event. Yan po ang sinabi ni Mark Shanuk, ha? Dave Moretti, Patricia Morris-Jordan, and Benoit Roussel. And the man in charge of the sound of the bell, Mr. Tony Weeks. Introducing first, on the blue corner, he weighing in at 147 pounds with blue trunks and red. He brings a record of 39 wins with only 2 defeats and 27 of them by way of knockouts. The former welterweight world champion from Sheffield, England, the special one, Kell Brook. Here we go. Introducing first, or second, out of the red corner. He weighed in at 146.4 pounds, wearing black trunks with gold trunk with gold trim. With record 36 wins with no defeat, 27 of the win by knockout. The former lightweight world champion, the former undisputed junior welterweight world champion, the reigning and defending WBO welterweight world champion, the pound for pound king from Omaha, Nebraska, Terrence Bud Crawford. And here we go. I can feel the electricity. Kung hindi niyo pa nararamdaman, ewan ko lang. I am so excited. Thank you very much. Ina po, pinakita na po ang eto na, nag-uubad na sila. Here we go. Are you ready for this? Palike 2,969 watching right now. Total Facebook and YouTube. Let's like, let's share, let's comment. And right now, Tony Weeks giving the instruction. Labas na mga Kell Brook, hashtag Brook, hashtag Crawford. Let's go. Okay, here we go. All right. Whew. Round number one is about to start. Medyo basang-basa yung mukha dito ni Kell Brook and Terrence Crawford. Kell Brook about to start. 33 years old versus 34 years old. This is WBO World Welterweight Championship. Napakagandang laban at ang dami nating question na masasagot dito. Is Terrence Crawford really the best pound for pound? Sabi nga, can Kell Brook win this time against a top welterweight? We will find out. 3,000 the bell rings. Round number one is starting. White and red for Kell Brook, black and gold by Terrence Crawford. Titingnan natin, una natin titingnan dito kung gaano kalaki itong si Kell Brook. Mukhang malaki nga at mukhang solidong-solido yung mga katawan. But titingnan natin kung mabilis ba siya. At red blood versus black. So, black versus red and white. Kitang-kita dito yung kay Kell Brook kasi meron siyang British flag sa kanyang trunks. And medyo nagtititigan pa yung dalawa. Nagpe-fake-fake ng konti. It's a faking pa lang po ang nangyayari. Terrence Crawford, round number one, 2 minutes 25 seconds left. Scheduled for 12 rounds of professional boxing. And wala pa pong sumusuntok dito, ha? Mukhang sila ay nag... you know what's happening here? It's a mental fight first. So they're waiting for each other to make the first move, I believe, and just waiting to see kung ano yung gagawin ng isa. You know, during the interview, let me tell you this, and this is one thing that you will get here. It's not just the commentary itself. It's that they were asked kung anong gagawin nila before on the fight, and no one would like to say kung anong strategy nila. Walang nagsasalita. Sabi lang nila, whatever, kung anong gawin ni Kell Brook or kung anong gawin ni Terrence Crawford, yun yung ibibigay nila. Ngayon, wala silang ginagawa pareho. They throw in a couple of jabs, but that's it so far. So, nothing happening here so far, nothing significant in round number one, and we're almost halfway of round 1 minute and 20 seconds on the first round. And di mo alam yung kanino mo i-score ito. So they each throw the jab. So I'm thinking here, yun, jab-jaban sila ng jab-jaban.
tinitingnan nila kung malakas ba yung suntok. I think Terrence Crawford is trying to see how powerful the punch of the bigger guy, Kell Brook. And Kell Brook may be just a little bit worried maybe of the counter punching or the speed of Terrence Crawford. 50 seconds left. And it's just the jab that has been the significant punch that's being thrown right now in the first round of the fight, WBO Championship. This is happening in the bubble, the MGM Grand Las Vegas. My name is Pau Salud. You're watching the fight blog, and this is still nothing significant, nothing so far that I could share to you that na tataas yung pet ko dito sa upuan. Wala pa eh. First round, peeling out, yun, medyo bumitaw ng konting combination dito si Crawford, but still not committing anything. Yun, counter ng konti. Just yun, 1-2 punch. I think Crawford might win this round. Uy, na-counter siya ng left. Uy, ganda ng bigay. This is gonna be ganda ng exchange at the end of the first round. That will be a Terrence Crawford round for me. So, round one, Crawford, 10-9. Ano to? Walang video mapapanood? Wala, sir eh. Wow, always watching from Puerto Princesa. Palawan, magaling ka kasing commentator, hindi boring. Very interesting paraan mo pa job. Well done. Thank you very much po. Ah. Sa mga naghahanap po ng videos, wala po talaga akong mapapakita dahil wala akong rights. Dahil pansin nyo naman siguro, lahat ng nagla-live dyan, mga illegal po yun. At bukas wala na silang live. So ito po ang aking kabuhayan. Ah. Marami po akong pinapakain dito sa aking YouTube channel, sa trabaho ko, at sa aking Facebook. So unfortunately, hindi ako pwede magpakita ng laban. But the thing that I promise you, that no one, I think, I can provide you with the best is the blow-by-blow commentary. Round number one, I'm sure na-picture nyo sa utak nyo na puro jab-jaban lang yung binibigay nila at wala pa masyadong nangyayari. So I hope everyone is safe. I hope everyone is enjoying. This is the best that I could do right now. Round number two is starting. Welterweight championship fight. Again, let me remind you that undefeated po itong si Terrence Crawford and itong si Kell Brook may dalawang talo. At Sana hindi matapos to kagad ng katulad yung nangyari kanina sa co-main event na very anticlimactic. At what's happening right now? They're boxing. Mga tiilong ko. Ibig sabihin ko, when they're boxing, what I mean by that is, ano sila? Relax pa. Wala pang nag-overcommit. And there you go. Nagganda ng counter dito ni Terrence Crawford. Dahan-dahan lang muna, oh. Eh, pero ang laki ng braso nito ni Kell Brook compared dito kay Terrence Crawford. So, we'll see if makatama si Kell Brook ng malakas at solido. We'll see kung kayang tanggapin ni Terrence Crawford. People are saying na glass chin daw itong si Crawford. But I don't think so. And so, if you don't know yet, I have my money on Crawford here. Crawford is going left here. Umiikot-ikot siya. Kell Brook is just right in front of him. Orthodox, pareho yung ano nila dito, yung stance nila. Gumagano-gano na konti yung ano ni Kell Brook. This is round number two, scheduled for 12 rounds. Again, Kell Brook is the one moving forward, but yung move forward niya just in front, but nothing na mapapadepensa ng todo itong si Terrence Crawford. Umaabante siya pero hindi sumusuntok, yung jab lang eh. So medyo mahihiyain pa po yung dalawa ngayon at so kanina yung first round sa bandang few seconds na lang ng first round sila nagbitawan and that made the difference kaya binigay ko kay Crawford. Uy, ganda ng counter. There you go, good counter as well. Medyo bumibitaw na lang konti. First round peeling out round, bigong extension ng peeling out ito. And second round is a better round, looking like a better round but still not a lot of action happening here. It's just jab, it's just countering. And looks like it's gonna be a counter-punching game. Oh, yun lang, 1-2-3 punch. Ang ganda ng bitaw dito ni Crawford. 2! Ayun na, uppercut naman, bumabalik ito, nagalit yata si Kell Brook. Ha? Kell Brook now, the look on his face, you can see in his eyes, yung sinasabi nga nila, yung eyes nito medyo damaged na. Pero what I can see in this eye is he's very focused and looking straight in the eye of Terrence Crawford here. Medyo tentative silang dalawa. FYI, sinabi pala ni Kell Brook, may kaba daw siya dito, may takot.
Pero it's a good thing daw because that he will keep him motivated. Maybe that's the reason bakit hindi siya maka-atake masyado here. Parang social, atake masyado here. Anyway, yun, pumasok. Ayan, binuhat! Binuhat ni Terrence Crawford at the end of the second round. So, I still give it to Crawford. 10-9. So, magiging 20-18 na po ang aking score in favor of Crawford. Kayo, anong score nyo so far? Nice, nice blogger and commentator from Palawan. Thank you very much. Round 2, Brooke. Oy, Brooke. May Brooke tayo dito. Ah, ako, Crawford. Pareho. Yan ha. Dito na tayo magkakaalaman. Ha? Ako, I give it to Crawford. So, bandang huli. Let's compare notes. No? Pag-usapan natin. And this is where we can learn. Kumbaga, more from each other. And ganoon naman talaga yung ating dito, kumbaga ating community. Doon po sa 4,500 na nanonood combined. If you're on Facebook, please like, please subscribe, YouTube, and hit that notification bell. Pati sa Facebook, merong notification bell na rin doon sa taas. Pakiclick po niyan, and then para at least lagi kayong updated. Mamaya, kumpara tayo. So, round number 3 is starting. I'm not biased. I'm just telling you what I see. Okay? There's no reason for me to be biased on this fight. Round number 3, wala namang Pinoy dito eh, no? Okay? So, tingnan natin. Round 3 of 12. We all have our own, kumbaga, our own, yan na, percentage, Crawford 25%. Mas maraming nasuntok dito daw si ano, si Brook. Good job by Kell Brook right here. Jab-jaban ang labanan po ngayon. Round number 3 na. This is the thing that I'm talking about kay Kell Brook. And this is not being biased or anything. If you want to win a round against a top-ranked fighter, you have to be making sure that clear yung round. And those rounds are not clear. Round number 1 and round number 2 is not a clear win kung Brook ang pinili nyo. So I'm just telling you that because that's the real story. But this time, again, because I'm seeing a much more effective punches coming from Terrence Crawford here. Kell Brook is still within the fight, and siya yung umaabante dito. But it doesn't mean nakaabot yung 1-2 punch dito ni Terrence Crawford. Terrence Crawford, much faster yung reflexes niya dito sa laban na ito. Round number 3, they are in the center of the ring. Napaka na rin yung top rank logo. Kell Brook still slowly inching closer. Medyo tentative. Pasok, 1-2 punch. Pasok. Ganda ng ng exchange ngayon. It's getting better and better. Round number 1, 2. This is round number 3, scheduled for 12. WBO po. Welterweight World Championship ang pinaglalabanan nila. Defense. Papasok dito. Nagpipick dito si Crawford. Crawford faking. Oh, good body shot. Tinamaan dito si Brook. Good straight, naka-counter talaga dito. Every time papasok ito si Kell Brook, naka-counter siya ng straight. Good straight. Kulang siguro yung combination dito ni Kell Brook, and he needs to do more. The jab and the straight, and that's it so far. And he's being exchanged. Kumbaga, nagpapalit ng mabilis na mga counter itong si Terrence Crawford. Again, my name is Pau Salud. If you're not yet subscribed to this channel, please subscribe. 36 seconds left. Round number 3 na po tayo. Kell Brook versus Terrence Crawford. 1-2-3 punch combination. Pinakawalan po dito ni Crawford. Bumalik dito si Kell Brook. Bumalikan sila. Nagbalikan. Wala masyado dinamaan. Jab-jaban na naman ang labanan. And that jab will very well be a very significant weapon for this fight and for the judges to look. Yung mga jab na yan, ang posibleng maging starter na lahat. 10 seconds left. Good. Uy, medyo nahilo yata doon si Kell Brook. Natamaan sa ulo. Nag-alog-alog ng konti. And good. Yan na. Medyo nag-rumble na sila ng konti. Time! Okay. 4,640. Thank you very much. I will still give it to Crawford. 30-27. Shakur Stevenson is being interviewed. Shout out sa inyo lahat. Shout out. 1919, go Brook. 30-27. Oy, Brook ka. Baligtad na baligtad tayo. Crawford ako ah. Baligtad lahat kayo. Puro Brook kayo lahat ah. Patay ako na ito mamaya. This was one of the thing.
that what make us beautiful. We can have a different point of view, but still, have, you know, be friends. Thank you very much sa mga friends ko. Palike. Oh, 500 na yung nakalike, ha? Ay, may nagmumura na sa akin. Pare, kanya-kanya tayo ng scoring dito. Yung score mo, takita mo sa akin. Huwag ka magmura. Okay. Score mo. Alam mo, Kell Brook 3-0 yung iba. Kell Brook, ayan. Oh, so, we will see. Brook. Okay yan. Nothing. Round number 4. Here we go. Nagtitingin na naman sila. Round number 4 na po tayo. Yes, okay lang na Brook. Brook lang ng malakas. Eh, ganyan naman tayo. Hindi naman okay lang. Yan ang mahalaga sa atin. Yan ang maganda. We are talking. 4,568 viewers. Pinaka- Ay, ganda ng counter ni Kell Brook dito. Pagpasok ha. Now, nag-south po dito si ano ha. South po. Uy! Oh my God! Counter! Hilo! Hilo si Brook! What? Binalaan na hilo. Hilo si Kell Brook. Ang kita yung mata. Hilo na. Oh my God, this could be it. Round number 4. Oh my God. Terrence Crawford is gonna finish this guy. 1 minute and 50. Hilo na. It is gonna be stopped. This should be stopped. And indeed, it was stopped. Round number 4. TKO. Done. Over. I told you, it's Crawford. Slow start that. Yan ang sabi. Thunderous finish here by Terrence Crawford. And I've told you guys, mas ano eh, nahilo kagad itong si Kell Brook. Ang lalakas ng mga suntok niya. And Kell Brook is now defeated again in the top level. Naniniwala na ba kayo sa akin? panalo po. Manalo po tayo. Yung mga Kell Brook, okay lang. Okay lang yan. Nasaan na yung mga nagtatrash talk sa akin? Late ako, pero okay lang yan. Panalo na po ang ating si... Kita mo yung mata eh, nawala eh. Na nag-ganong kagad yung mata ni... Ano, ni Kell Brook. Nakikita ko pa lang eh. From round number... 2-3, nakikita ko na mas malalakas yung suntok ni, ano, ni Crawford eh. So Crawford, and I think as well na Crawford has won all of the rounds. Again, that's for me. So, wala. It is indeed. Okay. Tamo, yan ang sinasabi ko ngayon. Ito yung sinasabi ko ngayon kay Terrence Crawford. I don't want Terrence Crawford to finish this within the first 6 round. Kasi ang sasabihin ng mga tao, mahina yung Kell Brook. Yan ang sasabihin ng mga tao. So, he will not get his credit again because sasabihin na naman, yung itinapat sa'yo ay mahina. Yung tinapat sa'yo mahina. So, anyway, TKO round number 4. Talagang nahilo ang Kell Brook. And that's it. Okay lang po yung mga naniwala kay Kell Brook kasi naman, underdog siya. So, naiintindihan ko naman na talagang yun yung pipiliin ng karamihan ng Pilipino. But we all learn right now na it's not about the size. Size doesn't matter in boxing pag pareho kayo ng timbang. Okay? So, wala. Sino yung nanalo sa pustahan? Better consider hanging up the gloves, Kell Brook. Tingnan natin. Uy! Ganda ng counter right hand. Ja! Nahilo eh. Oh. Hilo siya eh. Hilo siya. Hilo talaga si ano. Counter jab. Doon siya nahilo. Grabe. Uy, at least di ko kayo asa rin ha. Best friend pa rin tayo. Nanonood lang tayo lahat dito.
Galing, galing ni ano, ni Crawford, do. Ngayon, wala talaga si Kell Brook. Kanina, tinatanong ko kayo kung sino yung mga taga Terrence Crawford dyan na ayaw nyo sumagot. Ito yung ano, hilo po si Kell Brook, talo na po si Kell Brook. Kell Brook loses this one by a tremendous, thunderous onslaught of hooks. Sapol yung ulo eh. Hilo na hilo po. Hilong-hilo si ano. Tapos na. Tapos. Wala talaga. Wala na po. Tapos na po ang laban. Okay. Okay. Salamat po sa lahat ng nanood. Talo, yao. Kasi kayo eh, walang nakakatalo kay Crawford kahit si Idol Money, real talk lang guys. Gusto sana manood ng live. Killed talaga, Idol Pa Brook. Oh, kasi kayo eh. Alright, okay na. Naniniwala na kayo sa akin. Okay. So, pag-usapan natin. Pwede nating, tignan lang natin muna yung ano, kumbaga eh, eto, official. Technical knockout. And still, the WBO welterweight champion of the world, Crawford! Panalo. Number one pound per pound ang tawag sa kanya. Grabe yung left hooks eh. Take your $2 million and get back to Sheffield, England. Okay, mag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yung laban na yan. Okay. So, like I said, I think it's Bud Crawford that's gonna win. I know marami sa atin na gustong manalo si Kell Brook. That would have been a good, a better story. But, I mean, Terrence Crawford was really the better man. He was hitting harder, mas crispier yung suntok niya. Yung mga suntok niya, mas matutulis. Malaking muscle nito pero yung durability ni Kell Brook was questioned here. Iba yung lakas dito ni Terrence Crawford. Panalo ko sa pustahan. Iniisip ko na ka. Hey, nako. But yan. Luto daw ano, pa-shoutout sa family ko. Magkano naging pera na, naku, sino yung mga pupusta dyan ng Brook? Kanina ang dami mga ka-Brook. Yung mga ka-Brook natin dyan, anong nakita natin sa laban? I don't think na nanalo si Brook ng kahit isang round para sa akin eh. It was a close fight, but if it's a close fight, tatandaan nyo, promotion ng top rank, so you have to give it to the top rank fighters, most probably. Wala nagduda, Crawford is the number one pound per pound. Parang may duda pa rin eh, kasi ano eh, ang tawag dito, hindi niya pa nakakalaban yung mga PBC fighter eh. Sino yung nag-prediction? Ay, Lopez po ako noon. Yung bilis lakas ni Crawford, grabe oo. Oh. Hindi, nahilo talaga eh. Bakit? Nakakatawa yung mga comment nyo. Alam mo na, natatawa ako. Ito yung isang gusto kong sabihin sa inyo, no? Kahit mabait ka, kahit maangas ka, basta, ano, lagi may nasasabi yung tao eh, sa panalo eh. Pero, wala nang magagawa yung mga tao.
dahil panalo na eh. Sino ngayon ang next para dito kay Crawford? Sino ba magandang next na ilaban dito kay Crawford na panalo by TKO in round number 4? Sino sa tingin nyo? Matatakot daw lalo yung mga taga-BBC. Malakas talaga si Terry. Sensya na kalods pero walang panama ang pabasang kamao natin. Grabe. Sabi ni Angelo Agustin. Yan, wag kayong matakot mag ano comment sa akin ng kung anong gusto niyo. Hindi naman ako ano eh magja-judge sa inyo kung doon kayo eh. Which is I know naman na mga boxing fan kayo. Yung mga hindi ko papakita yung mga ano scripted daw. Major managerial mistake Brook na nilaban sa GGG 160. Hindi ko nabasag naman yung Isaac. Yep. Napakita na naman ngayon yung replay. Kawawa yung Kell Brook. Binugbog talaga eh. Hilo, kita mo sa mata eh. Hindi po yun ano, scripted. Kitang-kita mo naman eh. Yan na, replay. Ayan o, interview. Tingnan natin. Bakit yung tingin dito ni Babarom kay Terrence Crawford ang sama? Ini-interview po ngayon si ano, Terrence Crawford. He's just trying to get the distance daw muna. Four rounds. Doesn't mean daw na mas mababilis yan natapos si Kell Brook kaysa kay Errol Spence. Eight consecutive win by KO. Wow. Sabi niya, there's no excuses. Oh, okay. How do you make that happen? Manny Pacquiao Spence. Grabe mag-ano dito si ano Babarom. Boy daw ni Spence si Crawford. Pacquiao. Pacquiao fight ang gusto ni Crawford. Sinabi niya dito sa interview.
Okay, ang dami ditong ano, idadigest natin. So, teka, alam mo, kailan po yung Ramadan? Ramadan. Ini-interview mo na si Kell Brook. Pakyaw ang gusto niya. Pakyaw. Okay. I'm just waiting for... I'm just... Kell Brook is being interviewed. Pacquiao ang gusto nito ni ano ni Terrence Crawford at mukhang mangyayari daw sa Ramadan, April or May next year. Sana, this could be the second to the last fight. This is a good fight. But napakahirap na laban na ito para kay Pacquiao ngayon. At this stage, ang lakas ni Crawford eh, no? Sa ano daw, yung Ministry of Health na daw sa Middle East, eh, mukhang okay na daw pag nanara daw si Terrence Crawford, eh, mukhang itutuloy na daw yung laban. Sabi ito ni Babarom sa interview. Ha? So, mukhang pwede natin makita si Pacquiao at saka si Crawford. Ang tanong eh, gusto nyo ba? Medyo pag-usapan natin dito pagkatapos lang itong interview. They're both really good though. Terrence Crawford and Errol Spence. Hi, Sir Pao. Hi. Hi sa inyo. Salamat Sir Pao, salud sa oras fans tight mo ha. Pamayang gabi, maganda usapan. Delikado si Pacquiao. Kaya pa kaya ni Pacquiao si Crawford? Kaya naman, kaso delikado talaga tayo dyan. Mas maganda yung Spence versus Crawford. Winner gets Pacquiao. Pwede. Ganyan rin opinion nila sa laban ni Pacquiao versus Thurman, ha? Ano yung kinalabasan? Pacquiao ako syempre, pero delikado, talagang mahirap ito. Prime na prime eh. But syempre, pag-aasa tayo dyan. Iba naman yung ano eh. Iba naman yung... level nito ni Pacquiao. Sana lang ang sana lang ipakita para yung pakita niya. The problem that I'm seeing here na nawawala tayo is the stamina is different with Pacquiao. Kung itingnan natin yung huling laban niya, tapos ang tagal niya nang hindi lumalaban. So, it's big fight kagad. Yun ang mahirap. That is my Brucano, Marky. Gandang laban po yan pag natuloy. Oh yeah.
Sino pa nanalo, Sir Pao? Si ano po, si Terrence Crawford po ang nanalo round number 4. Konting usap lang tayo muna at para i-an natin. Summary tayo ng konti, okay? Sandali, tanggalin ko lang itong live para hindi na ako nagugulahan. Dami nagbe-message sa akin kagad. Alright, sa mga natitira po na nanonood, paki-subscribe po para hindi po kayo nahuhulit every time na may fight vlog ako. At updated kayo lagi sa mga update ko. Gagawa ko ng maraming reaction video tungkol dito sa nangyari na ito. Separate videos po para do sa mga hindi nakuha yung aking mga reaction. But today po is the day of Terrence Crawford as expected by a lot of people. Maraming mga Pilipino na nagsabi na, uy, malaki siguro ang pagkakataon dito manalo ni Kell Brook because they see confident, mas malaki katawan, it's big guy, but that didn't show. Actually, every time na natatamaan si Kell Brook, I see na mas mabibilis yung mga suntok nito ni Terrence Crawford, mas nasasaktan, lalo na yung round number 3 and 4, wala talaga, iba na eh, iba yung suntok eh, may nagsabi pa nga ng suntok duwag eh. I didn't expect it to be done in the first on the fourth round. The reason po kung bakit ayokong matapos sa fourth round, pero I predicted na si Terrence Crawford ang mananalo by a knockout, and indeed it knockout. I want it to be later rounds. Okay? I want it to be later rounds because marami na naman po masasabi yung mga haters, mga bashers, o mga hindi naniniwala na sasabihin nila na Kell Brook is just a pushover over the hill, is the past prime, and with that performance of Terrence Crawford, parang mawawala yung kagalingan niya because mapupunta kay Kell Brook na sasabihin na si Kell Brook is no longer the Kell Brook that he was before that GGG fight or Errol Spence fight. And unfortunately, Kell Brook, because of the loss tonight or the loss right now against dito kay Terrence Crawford, eh baka isama na siya sa B fighter because every time he fights an A fighter like Gennady Golovkin or Errol Spence or Terrence Crawford, he fell short. At nag-fell short siya dito at short na short. Lahat ng talo niya ay talagang devastating. And this is gonna, kung ikaw si Kell Brook, mahihirapan ka dito i-convince yung sarili mo na, am I really good? Because lahat ng talo ko knockout. Lahat ng talo ko against the better fighter. It was like Ricky Hatton, if you remember, kinalaban ni Ricky Hatton si Floyd Mayweather, saka si Pacquiao, doon siya natalo pareho, two of the best fighters. It's something like that, na parang British pa rin naman. So that is what happened. So I'm afraid that many people would say he's the best pound for pound, but a lot of people would say that, hey, that's a cherry-picked opponent. He wasn't that good anyway. Tatalunin mo lang naman siya talaga. I think it's happening right now in the comment section. Diba? It's happening right now in the comment section na maraming sabi na wala naman yan. Cherry pick. Understandable. We understand that you're gonna say that. Okay. So, but then again, I will tell you that it was a great fight. Very, very, yung una, sabi nga ni Crawford, tinitingnan niya yung distansya. Siguro tinignan niya yung suntok, pero kaya niya eh. A lot of people already saying number one itong si Crawford. Now, what's next for Crawford? What's next for Brook? Hey, Brook muna tayo kasi mas mabili. What's next for Brook? Well, he can continue to fight. May nagsabi nag-retire. I think he could continue to fight. And he could continue to win. But if he's gonna fight another top-level fighter, he might end up losing again. I don't think he belong in that division, especially after those losses. Nakakasira sa puso yun eh. It's hard to get a win, but it's harder if mentality mo na every time you get to face a tough fighter, pound for pound fighter, eh matatalo ka. So, I think that's the biggest battle Kell Brook needs to win. So, he can continue fighting in the UK and win against fighters that are not on the top level. And he can still continue his boxing. Yun. Ulit-ulit ako. Hindi siya talaga pang the best of the best. Yun ang mahirap. Okay. So,
Kasama ng ilang comments. Pag-isapan naman natin ngayon, si Crawford. What's next for Crawford? So after the fight, in-interview siya. Inanong siya kung anong gusto niya. And he did say that he wants Pacquiao. Pacquiao is what he wants. Tinanong ng commentator ng interviewee, how about Errol Spence? And he's okay with that. Kung sino manalo dun sa Errol Spence at saka Danny Garcia, he's okay. But again, sinabi din nila na mahirap yung laban na yon. When I say mahirap, because magkaiba sila ng promotion, which means it's a difficult fight to make because there's a lot of things. And sabi din ni Baba Room, iiwasan daw, baka daw iwasan pa rin si Crawford ni Errol Spence. Ito yung hindi mo na maiintindihan eh. Kaya parang hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo eh. Sino ba talaga yung umiiwas? Kasi pagkausap mo si Errol Spence, he will say that kumbaga eh, gusto niya yung laban. At hindi siya umiiwas. Pagkausap mo naman si Crawford at si Babarum, eh, sasabihin na naman, eh, ano, hindi rin siya umiiwas. So, medyo, hindi mo na alam kung anong tunay na istorya. Okay? So, ang daming nagme-message sa akin ngayon. So, hindi ko pa masagot lahat. Okay, nakalive pa ako paring Darwin. So, that's, I think, para sa akin po, mas gusto po makita yung laban na yun. Yung laban ni Crawford at saka ni Spence. At mas maganda kasi kung sino yung manalo sa kanila, yung mga kalaban ni Pacquiao para at least isang laban na lang, eh, undisputed na. That's the ideal world, okay? Ibig sabihin, ideally, mas maganda na maglaban muna yung dalawang champion, mag-unify sila, and then si Pacquiao yung pinaka-icing on the cake. Could be the last fight or the second to the last fight. We all know, most probably, dalawa na lang yung laban ni Pacquiao. And a lot of us, marami sa atin, mga tao, na gustong makita pa si Pacquiao lumaban ng isa pang championship. And an undisputed championship is the most ideal. Or unification is also good kung hindi mo sila maglaban, which is tingin ko malabo. Pero mas maganda kung maglaban muna itong si si Crawford at saka si Errol Spence. Diba? Mas maganda muna kung sila muna eh. By the way, sa mga 2,000 po na nanonood, alam ko nanonood pa kayo kanina pa, pwedeng pa-like naman po at saka pa-subscribe. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Now is the time to subscribe. I would really appreciate it if you subscribe para talagang lagi kang updated sa boxing at saka sa mga kwentuhan na ganito na I'm sure may matututunan ka. So again, Spence is avoiding Crawford daw. Pacquiao is what they want. Ang pinaka-good news dito is sinabi ni Bob Arum, he was there, was looking closely kay Terrence Crawford kasi parang ang balita namin, Terrence Crawford, sabi daw, rumor na last fight niya daw niya to sa top rank and he might go to PBC. So we don't know. Siguro kailangan ipangako ni Bob Arum itong si Manny Pacquiao para hindi lumipat itong si Terrence Crawford sa PBC kasi pag lumipat siya sa PBC, pwede niya na makakalaban itong sina Errol Spence, Danny Garcia, sina Keith Thurman. Kung ma-secure ni Bob Arum yung laban and he needs to be pressured to secure this fight kay Manny Pacquiao and it will make Terrence Crawford stay in his table para ipangako niya yung laban na yun sa Middle East. Sabi niya dito, it was the Pacquiao fight was supposed to happen this month, November. But because of COVID, hindi natuloy. But sabi rin nito ni Babarom na tumawag na daw yung Ministry of Health dun sa Middle East. And sabi, pag nanado daw si Crawford, iba ka ituloy na yung laban. At yung laban na yun ay posibleng matuloy sa April or May sa Ramadan ng Middle East. So, that could happen. So, I think pwedeng-pwede na mangyari pa yung laban ng ito ni Terrence Crawford at ni Manny Pacquiao. Ngayon, bago magbasa ng comment and marami pa namang nanonood, may nagsabi, delikado daw yung laban.
actually, totoo po, lahat naman ng laban ngayon para kay Manny Pacquiao is delikado. But it doesn't mean he will not win. Delikado lang siya kasi medyo hindi na po bata ang ating pambansang kamao. At pag hindi ka na bata, you could age on your next fight. When I say you can age, pwedeng mag-iba kagad yung laro mo. Especially if you've been out of the boxing ring for a long time, especially if you're a politician, especially if you get stressed like that. So, I would not be surprised kung hindi mangyari yung laban, not because of the others, but because maybe Pacquiao doesn't want to fight anymore and he doesn't need the fight. Wala na kasiyang kailangang patunayan. Okay, so basa tayo ng comment at mukhang nawala na yung... Naku, nagpala na naman. Okay, send you Brook Gamer sa YouTube. May highlights na wag na kayong manood dito. Crawford, search Brook. Ayan na. Idol pa, may giveaway ba tayo dyan? Wala po ngayon. Biglang laos. Kawawa si Pacman, patawa ba kayo? Kung si Pacman lalaban kay Brook, gulpin niya rin yun. POWCAST SPORTS, delikado si Pacquiao kung sakali na pag-arap sila, matindi ang lakas. Crawford, takot lumaban sa mga PBC fighter, kaya ayaw bumitaw kay Arum. You cannot wear two hats in boxing, pero ginawa ni Manny Pacquiao. Yun na nga. Crawford versus Thurman, idol. Ang daming comment, ha? Thank you very much. Mahirap kalaban si Crawford na suntok sa kaliwa, pero kanan talaga yung mahirap. Tanong ko sa inyo, na-believe ba kayo sa pinakita ni, ano, ni Crawford o Canelo, sir? Bagay kay Bud, masyadong malaki si Canelo. Pacquiao versus McGregor na lang. I think the Pacquiao-McGregor will happen. I think that's the best fight for Pacquiao at this stage, just a money fight. But of course, as a boxing fan, talagang gusto pa rin natin makita na lumaban siya sa best of the best, which is either Terrence Crawford or Errol Spence, kung sino manalo dun sa laban na yun. Crawford, delikado si Pacman dyan. Alam mo, mababash kayo dyan eh. Buti kayo na lang magsalita. I think meron pa ito si Pacquiao na pwede ipakita. Ang worry lang kasi ako, I mean, he has been wearing two hats. Ibig sabihin, as a more than two hats, ang dami niyang ginagawa sa buhay niya, hindi lang boxing. He is an exemption to the rule. Manny Pacquiao talaga, kakaiba talaga yan eh. Talagang sobra yung galing niya na talagang nadidefy niya yung odds. And he has been doing that for a long time. 41, 42 years old na siya next year. So, ano pa ba yung hihingi natin kay Manny Pacquiao? Ano pa ba? I think he has done enough in the sport of boxing. Yun, Dodong Degamon, new subscriber. Yung mga hindi pa po subscribe, pa-subscribe. Salamat po sa panonood niyo sa akin. Wala po akong pinakitang fight because this is a 5-vlog. Kwentuhan lang po, reaction natin sa mga nangyari. Si Beowulf, talagang grabe ka ha. Kaya naman ni Pacquiao, if ever, mahirap sila, Terrence Crawford may lakas pero mabagal gumalaw si Crawford. Parang ang bilis na kanina o mabagal lang si ano, si Kell Brook. Yan ang gusto ni Pacman, makalaban. Yan. Lahat ng welterweight prom ay nandun sa PBC. Yep. Kaya pa Sir Pao, wala namang sinabi si Pacquiao na hindi niya kaya. Yo nga, talagang pag fighter ka, kaya naman. Kumbaga, if they fight, walang duda na kay Pacquiao talaga tayo. Walang duda yan. Because again, Pacquiao is an exemption to a lot of rules, especially in boxing. And napakita niya na at his age, kaya niya bumugbog ng 10 years younger. Maybe I'm just being worried. Kumbaga, nag-worry lang ako para kay Pacquiao because theoretically, he shouldn't be fighting. But, inuulit-ulit natin, he's an exemption. So, I think he could still win. He would just have the different strategy. Pero ito yung sasabihin ko, doon sa mga nagko-comment ngayon, Joey, sa lahat, napanood yung laban ni Pacquiao kay Thurman, di ba? Pacquiao definitely won that one and talagang tinamaan ng malakas.
Pero napansin niyo din bandang huli, Pacquiao is not like that, or it wasn't like that before. Nasusustain niya yung kanyang energy and speed. Pero bandang huli, medyo tinatamaan na siya doon ni Thurman. Yun yung worry ko eh, na yung sustainability might be different now. Even though it's different now, I think he still have that package to win. Pwede. But the strategy, may magbabago talaga eh. May magbabago eh. Okay? So, that's what I'm worried about. Again, baka sabihin naman na, ng ibang tao dyan na mga Pacquiao, na I'm against Pacquiao. I'm just trying to be analytical. That is why I'm saying na I'm happy if he fights Crawford or Spence, whoever is, kung sino man yung maging unified champion doon para isang laban na lang. But I'm also happy if he just fight Conor McGregor for the money. Because Manny Pacquiao is in a bigger fight right now. He is in a bigger legacy right now that I think he should focus on that. Mahirap na machamba ang kani Crawford. No? Gusto kasi ni Manny Pacquiao inakaw si Thurman noong early rounds. Kaya nawala stamina. Yun na nga. Alam mo kung dati-dati yan, pare, kahit gusto niya inakaw sa first round niya, hanggang 12 rounds, isang katutak yung stamina eh. Well, kaya nga nagbabago eh. So, yung advantage niya noon, nababawasan ng konti. He might not be that fast, but he would still win. He could still win against anyone in the welterweight with the right strategy. Okay? Yun lang. Kagaya yung kanina, yung co-main event, medyo nakaka-frustrate. Di ba? Zero doubt. Yan. Yan ang mga believe talaga ko sa inyo. But of course, as a... Kumbaga, tinatawag niyo na akong ano, tinatawag niyo na akong analyst. I have to tell you the truth. I have to tell you an unbiased. Kahit na sinasabing bias ako ng iba, siguro kampi doon sa kabila. Alam mo, minsan kasi yung bias na tinatawag, ano eh, depende kung saan ka nakaupo eh. Minsan yung mga nagtatawag sa yung na bias, eh yung nakaupo doon sa kabila na ayaw nilang na hindi na ako comment yung kabila. But really, I'm just saying it as it is. How about Virgil Ortiz versus Crawford? Eh yan, isa pa rin maganda yan. Pwede, pero di ko lang alam kung MTK na yata si Ortiz, no? I think Bud should fight Spence or Garcia, whoever is the winner. Yun na talaga, pag naipanalo niya yun, eh wala nang question kung sino yung number one. The rest of the other fights are just haters and basher would continue to criticize. Kahit si Thurman, talunin niya. Kahit si Porter, talunin niya. Sasabihin pa rin na, well, he's not the best. You should beat the best. And the best right now in the welterweight are Manny Pacquiao, Errol Spence, because they have the belt. So, ang pinaka-the best talaga, si Errol Spence muna talunin niya. Kaya si Danny Garcia, kung sino man yung manalo doon. So, that is, I think, the best next step dito kay Terrence Bud Crawford. Catch weight kay Canelo, hindi na yata kaya bumaba ni Canelo. Idol, sa tingin mo Pacquiao versus Michael Garcia muna bago mag Crawford? Michael Garcia was supposed to be a fight that's gonna happen. That fight is an exciting fight, pero it doesn't really add up to legacy anymore. It's a good win, it's gonna be a good win. But then again, siguro may ibang plano. Siguro may nakita silang magandang laban. Siguro they felt that it's a good matchup. That's a winnable fight. A much more winnable fight or a less damaging fight because mas maliit itong si Mikey Garcia. Don't get me wrong. This is gonna be a competitive fight. Mikey Garcia versus Pacquiao. But a lot of people doesn't want this fight because wala daw belt or maliit or kaya lang ni Pacquiao. I don't think so. This has an interest of two country. Alam naman natin pag Philippines versus Mexico, it's a good fight. I don't prefer this fight, but I'm not gonna be sad if this fight happened. Because this fight makes sense for Pacquiao. Good fight, less risk because hindi naman siguro ganun kalakas yung damage kasi maliit. But Mikey Garcia could still win. It's a very calculated next fight, kumbaga. Mikey Garcia and then McGregor. The most ideal for me, kung ako yung tatanungin, is yun nga,
yung Crawford or Spence, and then pinakalas niya na talaga to si McGregor. Okay. Siguro, tapusin na natin to 1,000. Yung mga sa 1,000 po ba, naka-like na po ba lahat? Tsaka naka-subscribe? Ito, last pitch ko na. Alam ko kasi may mga hindi pa naka-subscribe. Mag-subscribe na po kayo kasi dito po talaga sa channel na to talaga ma-update kayo sa boxing, lalo na sa Pinoy boxing. At everyday, I upload videos and I'm sure matutuwa kayo sa kwentuhan sa akin. Yeah, pwede nyo nang takpan yung screen nyo pag nagsasawa kayo sa akin. Pakinggan nyo na lang ako habang... sabi nga, nagluluto, naliligo, namamahinga, at kung ano man. Kasama nyo ako. Thursday to Friday, ako may interview sa mga boxers. Saturday, Sunday. Saturday, may debate. Tsaka may show ako pagtanghali. And then, Sunday to 5 vlog. Mamayang gabi, ano ha? Fans night, sali kayo. Okay, you can smile. Pacquiao smiling, humble. Crawford, Spence. Okay. Okay. Dahil yung mga hater. Paalam lang ako, salamat ha, pa-subscribe po. Ako po si Pau Salud ng POWCAST SPORTS at ako yung nagsasabi ng salamat na sa inyo. Napagod ako, kanina pa akong umaga nagsasalita. Thank you. Salamat guys ha, salamat. Basta na ba yung aking outro? POWCAST SPORTS, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.